nakukuha po na po ang aking pong uwa at contract verification. So napunta na po tayo kahapon. This is the final. So ayun ang mga requirements sa ating pagkuha ng verification contract. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Ika nga ay ang uwa, magpipayment po tayo, 80, at saka 195. That's it guys. Ayan, sa una kong vlog, kung ano ba yung paraan ng pagkuha ng uwa. Ayun, this is it now. So, nakuha ko na po yung nagbayan na po tayo ng ating uwa, 80, at isang verification contract, 196. So, kailangan po nating laging updated po tayo sa ating pong uwa para po may makukuha po tayong mga beneficiary dito. So, ito na po siyang ang akin pong verification contract, ang mga kakailangan natin. So, nagpasa na po tayo nito. ID ng amo ko, Xerox ID niya, saka Hong Kong Xerox ID ko rin, nandiyan. I-attach dito sa sa Hong Kong ID, i-attach mo yung number mo. Tapos attach mo rin ang number ng amo mo sa kanyang Xerox copy ID. And then hindi ko na lang ipapakita kasi nga wala, tutuloy dito talaga siya. And then, nakalagay po dito sa inyo pong Xerox copy ng inyo pong passport, ay lalagyan po natin ng inyong email. Dahil po, ang purpose doon ay i-verify. Verify po doon ang DMW. Ayun, na apps. Saan ba yun? DMW na apps. I-verify po kayo kung kayo po ay nag-apply doon. So, kailangan sa mga taga-Hong Kong dyan, ng mga OFW yung kababayan natin, guys, huwag po natin kalimutan i-download at mag-verify. Kailangan na po yun doon. Lalo pa i-updated ngayon. So, guys, remind ko lang, mag-upload po tayo ng DMW apps sa UWA. Kasi doon titingnan po. Kaya itong purpose na may ano tayo dito, may email. Dito baba sa ating pong Xerox ng ating pong passport, gawa ng ibibirepay nila yan, yung ating pong uwa, kung updated ba tayo. Connection yun eh, hindi lang po sa makikita yan. So guys, sa mga hindi pa nakaka-upload, mag-upload na po kayo ng DMW. And then, next nating ipapakita. Huwag po nating kalimutan guys ang natin. Ito po ang ating pong visa. Yung Xerox copy ng ating pong visa na ating pong nirenew. And then ito na siya. Dalawang copy ng ating blue contract. So ito po ay naglalaman ng ating verification. Contract verification po siya. So, ito po ang mga naglalaman. Kailangan po guys, binigyan ko na kayo ng opinion at pagkatapos ng uwa, isunod-sunod mo na lang ito. Sa mga hindi pa alam, isusunod mo na lang yung una mong gagawin, Xerox copy ng amo mo, ID niya, tapos lagyan mo ng number niya. Ulitin ko lang, Xerox copy ng ID mo at saka number mo, Xerox copy ng passport mo, at
email mo na ginagamit. Tapos, ito na yung ano mo. Pag mabuksan. Xerox copy ng visa mo at kontrata. Dalawa. Kasi sa yung isang ito, bakit dalawa? Kasi ito ay para sa amo mo, ang isa, ang sayo ay sa isa din. So guys, yun lang po ang akin pong isasabi sa inyo ngayon. Sana po ito po ay makakatulong sa iyo, dagdag din kaalaman sa inyo pong pag-verify ng kontrata para hindi na kayo mahirapan. Sundin mo na lang po yung sinasabi ko dito na ganito siya sa pag-arrange ng inyo pong papel para po hindi na po tayo magkakasandapa-sandapa pagdating ng consulate. Yan talaga, no? At ito po ay nakumplito na po natin. So may visa na tayo at continue na po ang ating pong pagtatrabaho sa ating pong amo na pang-apat na kontrata. Thanks God. At hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching.